you, Commissioner Karen Dumpit ng Commission on Human Rights. Commissioner Dumpit, magandang gabi po sa inyo. Good evening, Mayan and Attorney Jess. Good evening po. Opo. Sige. Kom, ang amin pong pinag-uusapan ngayong gabi ay kung karapat dapat nga bang ibalik na muli yung death penalty. Nabuhay itong usapan na ito dahil nga po sa gigil ng mga tao at ng mga politiko dito sa nangyari pong pamamaslang dito sa mag-ina sa Tarlac, ano? Siguro po kayo ang talagang dapat na sumagot ito. Is it really about time na death penalty na ang iparusa sa mga kagayang ganitong klaseng krimen po? Well, there's no time to restore the death penalty or to reintroduce the death penalty. That is our position. Kasi mm-hmm. how can you show people that killing is wrong when you kill yourselves? Diba? Senseless to do that. Kasi ang pagpatay, lahat ng killings, we have to condemn that. Because violation of the right to life is the utmost form of torture. So sa legal na pag-argue naman against the reintroduction of the death penalty, nangako na po tayo before the international community when we became a state party to the second optional protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights. Dalawa po yung obligasyon doon. Una, hindi na natin ibabalik ang parusang kamatayan. Pangalawa, hindi natin dapat i-execute yung tao sa loob ng ating jurisdiction. So those are the twofold obligations under the second optional protocol. So wala pong panahon na tama na para i-restore yan. Ngayon, madalas po itong nangyayari na pag may karumal-dumal na krimen na nangyayari, syempre galit ang mga tao. And kami, we share in the condemnation, we share the anger that we experience when we watch the video, kasi parang naging ano tayo first hand witness, no? The video and we were able to watch it. In fact, sabi nga ng iba, ang dami-daming nagsasabi, sa dami ng mga krimen na nangyayari sa Pilipinas, kung meron lang tayong video na ganyan, maaari nating mapabilis ang pag-try o no, pag-busga sa isang tao na dadalhin natin sa korte, kasi ang video ay isang ebidensya rin na pwedeng ipresenta sa ating huwes. No? So, walang panahon. Why? Also, not only because of the legal aspect, but because lahat ng pag-aaral na nakita namin is that ang parusang kamatayan ay walang kinalaman sa pagsawata ng krimen sa kahit anong society. No? It is an ineffective deterrent to crime. So ano ba ang dapat na alternatibo para ang mga taong bayan ay mas makampante na ang krimen ay matutugunan at masasawata, no? Or madedeter na tinatawag. So first and foremost, sinabi na namin yan sa Senado, ang sinasabi namin. One of the studies by the Senate Economic and Planning Office, yung CEPO na tinatawag, is police to population ratio. Presence ng police, presence ng law enforcement authorities can also be a deterrent. Kasi may nagbabantay, pag may vigilant community, mas nasasawata ang krimen. No? Now, that's prevention. But if there is commission of a crime na hindi naman natin masasabing totally ma-eliminate yan sa society, what has to be done is that the law enforcement authorities, the justice system, should be there to ensure that there is accountability and that there will be no impunity. But in this case, kaya galit ang tao kasi ang dami na palang kaso nito, bakit ganito? Sa ganitong sitwasyon, di ba? Mm-mm. Okay, Commissioner, sa akin po malinaw ano ang inyong stand, and of course sabi niyo nga po, nasabi niyo na sa Senate ito, nako-cover ko rin po kayo sa mga Senate hearings. Pero pasensya na po if I will push it further, ano, baka kasi ito ay tinatanong ng mga netizens natin. How will you address yung sabi niyo kayo nagalit ng publiko? People feel like it's not enough this time, especially sabi nyo, police presence. E paano kung yung police mismo yung gumawa ng krimen, kagaya nito, siya mismo yung bumaril sa mag-ina, no? And people, some people think na hindi enough na makulong, dapat mapatay. How will you address that po, Commissioner? Well, of course, no,
Ang society kasi, we have to build that kind of culture that respects all human lives. That's the challenge that we have, no? Are we a lynch mob here? Na sabi, bitayin na lang, bitayin, pero pagdating sa kaanak natin, pagdating sa ating kaibigan, o di kaya ating anak, o di kaya tatay natin, o gustuhin ba natin yon para sa atin? Diba hindi? Kaya ano eh, kaya dapat we have to take a step back. Katulad nga nito, no, yung nangyaring karumal-dumal na krimen na ginawa ng isang pulis, we have to reflect. Sabi nga namin, kahit sa Philippine National Police, no, we cannot just say that this is an isolated incident. Kasi napakarami na po. Siguro dapat po i-acknowledge po natin ito, tingnan kung saan tayo nagkamali. So, beyond condemnation, beyond the recognition of the anger, we have to reflect, is this the kind of society that we want, that we always want to ask for blood, di ba? And yet, ito nangyari po na nasa-shock tayo dito, pero dapat mas-shock din tayo sa lahat ng nangyayaring pagpatay, kahit ano pa yan, because that is the utmost form of torture. Okay, so good point. Ito yung just go ahead. Okay, Commissioner, of course, sa kasaysayan po ng death penalty, no, sa mga siyensya at saka mga pag-aaral, napatunayan na pag may death penalty, madaming mga inosente na mapapatunayan natin na hindi naman talaga gumawa ng krimen ang madadamay at mapapatay. At pagpatay na sila, hindi na natin mababalik yung kanilang buhay. Tulad po sa Amerika, pagkatapos po sila pinatay, biglang later may ebidensya na hindi pala sila yung guilty mismo. Forensic evidence, DNA, etc. Sa Pilipinas po, sa experience nyo sa CHR, madami po kayong mga parang statements, saka mga investigations laban sa mga parang tanimbala, tanimdroga, tanimbaril, mga planting of evidence na hindi naman pala talaga sila yung may kasalanan pero tinataniman. So dito po ba sa Pilipinas, nung nagka-death penalty tayo noon, and sa tingin nyo, pag nagka-death penalty tayo ulit ngayon, in the future, moving forward, madami din bang inosente ulit ang madadamay, mapapatay nitong death penalty? Thank you for prompting me, Attorney Jess. No? I will let the Supreme Court, I will quote the Supreme Court in People versus Mateo. And ang error rate ng ating trial courts at that time, nung sa haba ng panahon na yon, I think it was a span of about 9 or 10 years that the death penalty was in our justice system. Ang sabi po sa People versus Mateo is 71.77% error rate at the trial level. Mali yung pagpataw ng kamatayan. So, our justice system. And then, sige, fast forward natin to today. How many convictions have we had, for instance, when we talk about EJ case? And I'm not just talking about this administration's cases of extrajudicial killings. We're talking about past administrations record in terms of EJ case. Ilan na ba ang napatunayan? In this case, sa drug war, it's only Kian de los Santos. And similarly to this case of Nuesca, the assailant in the Gregorio mother and son killing, may video. Diba? Can you imagine we have the videos of each and every killing. Pero pwede nyo na rin ma-imagine eh, yung defense na nanlaban. Pero alam ninyo na number one, unarmed yung suspect. Tapos alam din natin na yung suspect ay kasama tatlo, apat na police at that time, pero sa sabihig ng laban. May mga iba sasabihin, he tried to escape but he was unarmed. Pero pagbarel, fatal shot. It's not shot. It's not a shooting that will disable a person who is escaping, but it's really yung location ng wounds, ng gunshot wounds is really fatal shot. So that will tell you already that there is really a culture that's pervading, not only in the Philippine National Police, but the Philippine society. Na bakit ganun? We have to veer away from that kind of thinking because mentality. At the end of the day, ang gusto lang naman natin, hustisya eh, di ba? Ano yung hustisya yon? Hindi yung magpatay kasi pinatay, may pinatay, di ba?
or may patay at papatay natin yung pumatay. Parang hindi ano yun eh, perpetuates. It doesn't follow. Violence, di ba? Pero the cry for justice, if you try to analyze it, is really for the perpetrator to be brought to justice, and justice must be swift, and that person who will be proven guilty must serve time. Parusa ang kailangan. Ngayon, nung nag-survey nga kami, di ba sinasabi na, nung nag-survey kami, tinanong namin eh, pag ang tinanong mo lang, gusto mo ba ng death penalty o hindi? Ang pag yes or no lang ang answer, syempre hati, di ba? And syempre, yan towards always yes, yan. Pero nung naliksik kami, when we researched, we did a survey, 7 out of 10 will not choose the death penalty if there are alternative punishments. This survey was the first ever and comprehensive survey about the death penalty. So they cannot discount that. No, we don't believe, because of that research, we don't believe that the Filipino would like to, there's a thirst for blood. We don't want to believe that. What we believe out of that survey that we conducted is that people cry for justice and people want perpetrators punished. But Okay. Well said, Commissioner. Okay na ako, Ms. Mian. Okay ka na? Okay. Mm-hmm. All right. okay. So, ako isa na lang, Commissioner, kasi naalala ko lang yung sabi niyo gano'ng kahalaga yung video, no? Because si PNP Chief Sinas... Yan! Magandang karong. Yan na... Hindi naman yung talaga sinasabing huwag kayong kumuha ng video, but he kind of discourages it because sabi niya, baka mabalikan kayo, baka kayo ang baka magantihan kayo nung taong nandun sa krimen na yon. So, kayo po, ano po ang tingin niyo doon? Kasi sabi niyo nga, malaking bagay na may video. Mm-hmm. Ano, talaga natin what happened. Oo nga. That's why at the onset, no, madalas namin din sinasabi to, pag nagsasagawa rin ng police operations, dapat may body cam sila. Yeah. Para ano, para kwentas claras tayo. In the same manner, you know, it's also the right of citizens to be able to protect themselves even with a video camera, even with a phone, di ba? Kasi syempre, siya yun eh, na kailangan eh. At sabi nga natin, no, yung bystander attitude, tinatawag, no? When we witness, yun ang napakahirap din sa atin eh. Ang dami nating magagaling na magkokomento about a certain situation. Pero pag abogado kayo, Attorney Jessai, I'm sure you would know this. Pagdating na hihingan mo na ng salaysay, syempre iba-iba ang iinog sa utak niyan eh. Natatakot, yan, babalikan, o di kaya, ay, ayoko makialam, pero ang... you know, these things, we have to address it so that we can ensure that even people who come forward to witness a crime are actually protected. But saying that they are not coming forward, even in the cases that we have been saying all along on EJK, allegations of EJKs, is because people are afraid to come forward kasi talagang babalikan sila and all that. With a video, you can actually preserve it. Of course, yes. We're not diminishing the advice that it is also dangerous. So, dapat mag-ingat din tayo. Ang ano lang doon is that that's why our wish really is to be able to have a police force na talagang hindi kinatatakutan. Yung nasusubuan mo, yung napupuntahan mo, yung who will broker the peace in the community, hindi yung magsisimula ng away, hindi siga, pero yung tao na yung bearing niya tsaka yung forbearance niya, no, yung matyaga, mapasenta, at hindi yung napapadala at magpapanting lang ang tenga mo, eh di para ka ng ordinary na citizen na parang hindi, nothing is expected of you anymore. Where did all the training go? If you also, if you get to be embroiled in an altercation like that, dapat nga mas maximum tolerance, di ba? Tama.
Okay. Commissioner Karen Dufit, Very maraming maraming passionate. salamat po. Wow. Oo nga, marami pong salamat sa inyong oras. Na-appreciate po namin ang inyong pong mga sagot sa aming tanong. Merry Christmas po, ma'am, ha? Thank you po. Christmas! And thank I you miss po. Attorney Bruce. Say hello. Oo nga po. Absent po siya ngayon. Thanks He so will much send po. your regards. Thank you. That's Commissioner Karen Dumpit ng Commission on Human